Dalawang dekada na nang huling bumaba ang telon sa Metropolitan Theater sa Luton, Maynila. Mula noon, tahimik na rito. Wala na ang mga hiyawan at palakpakan. Wala nang nagtanghal. Kaya nga, dato sa under, sa sinadinibide nga, lyric theater nga, and then yung drama. Sa drama naman, nakasama tayo doon sa daungan, laotangunan na nilipat ganun sa UP o paglipat dito, pinalta ng pangalan ng reha sa tubig. Masigla, kasi pati music, sayaw, lahat. Kailangan naman yan eh. Kami naman, siyempre pa, ano lang, performance, act, yung ano, drama. Tapos, punong-puno yan. Tony, 1,004 ba? 1,008 ang capacity nito. Full pack dito eh, pag nagpalabas kami. Kung nagpe-perform ka, andyan lahat ng tao, yung taghoy ng Troya. Nag-perform ka, ang ganda-ganda. Naalaala mo, palakpakan ng tao, ang saya-saya. Noong unang-una, sabi, ng Metropolitan Theater, gagawin daw kaiba sa CCP. Nang gagawin daw dito, parang it will be a theater in Filipino. Ang sikat na si Juan Arellano, ang arkitekto ng Metropolitan Theater. Disyembre 1931 nang pinasinayaan ang Metropolitan Theater. Art Deco ang disenyo nito. So it's the global style pero Filipino ang mga motif na ginamit. So bakit siya naging importante? Kasi na-nationalize, no, yung isang foreign architecture, foreign style architecture, nagkaroon ng mga motif na Pilipino na pamilyar ang lahat, na yung gumamela, anahaw, saging, kawayan, mangga, lahat ng ito ay naproseso para maging ornament sa natatanging building na ito. Grand Old Dam of Manila kung tawagin ang Metropolitan Theater noon. Sentro kasi ito ng mga opera, pelikula at sarsuela mula nang maitayo. Maraming mga sarsuela, shows na iba-ibang klase. Parang multi-purpose yung teatro. Ginagamit siya sa iba't ibang klaseng palabas. May teatro, may naging cinema din siya. Naka-ready rin yung projection room niya para sa cinema. Pero napinsala ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. 1978 nang simula ni dating unang ginang Imelda Marcos na ipaayos ang teatro sa pondong 30 milyong piso. Binuksan muli ito ng Kapaskuhan ng taong iyon. Naging artistic director nito noon si University of the Philippines Professor Tony Mabesa. As artistic director, theater director, I was the one who was planning the repertoire. Kung anong gagawin, kung anong mga palabas. Siyempre, medyo exciting kasi nga, ginawa ko naman, nag-imita ako mga galing sa PETA, galing sa UP, galing sa CCP. In other words, we tried to make it representative of the people who were very much involved in the arts during that time. Isa si Angie Ferro sa mga artista noon na nakatrabaho ni Mabesa. Tagoy ng Troya, Euripides. Kasama ko si Pinky de Leon, and then I played Hecuba, the Queen Hecuba. Napakaganda ng theater na yun nung marinovate eh, pati sound. You feel, ano na, pag naandyan ka, ganda naman ang feeling mo, di ba? 1996 ay isinarang muli ang Metropolitan Theater. Narimata na ito. Ang pera kasing ginastos ni Mrs. Marcos para ipagawa ang teatro ay inutang mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Ang teatro ang naging collateral. Siyempre nakakalungkot dahil nagkagulo-gulo kasi ito eh. Who owns the land? GSIS ba? O City of Manila? Nagkagulo-gulo. I don't think they have memory of this theater because the theater has been closed, what, 96? It's been a long time. The millennials don't know it.
Oh, maybe they read about it. Hindi lang sa decline ng sining. Kasi siyempre, pagka yung mga artista walang ginagawa, anong mangyayari sa sining mo? Stagnant. Naalaala mo, palakpakan ng taon, saya-saya, nakabarong. Tapos darating, I'm sorry ah. Darating ka ganitong itsura, di ba? Masakit ang loob mo.